Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat, mapayapang Lunes, at sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan saan mang sulok kayo ng mundo ngayon. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber dito sa aking channel at pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated every time may bagong videos ako dito. Kahapon nga ay nagsimula na ang overseas absentee voting na magtatapos sa May 9. At syempre pa dito sa UAE, sinimula na rin kahapon. Supposedly, kahapon ako boboto dito sa Dubai. Pero nung pumunta ako sa Philippine Consulate, kung saan gaganapin yung botohan, ang haba ng pila. Kaya nagpasya ako na ngayong araw ako susubok, baka maluwag-luwag na yung pila. So kanina, mga 10:30 ng umaga, pumunta ako sa Philippine Consulate. Medyo maikli yung pila. So yung pila sa labas ng Philippine Consulate. And then siguro mga 11 o'clock na yun, pinapasok na kami dun sa loob ng Philippine Consulate by batch of 10 kasi yung pinapapasok nila. Pagdating namin dun sa loob ng Philippine Consulate, may another waiting area na naman doon. Kung saan nagantay kami siguro doon ng more than 30 minutes bago kami pinapasok sa voting centers or sa voting room. Maayos naman ang kabuuan ng proseso ng pagboto dito sa Dubai. So far kanina walang gulo. Maayos pati yung mga nag-a-assist sa amin at maayos din yung room kung saan ka boboto. Para sa mga registered voters ng mga kapwa ko OFWs, ang kailangan nyo lang dalhin ay ang inyong Emirates ID. Ngayon, kung wala kayong Emirates ID, dahil siguro baka pinaprocess pa yung inyong visa or for whatever reason, pwedeng dalhin ninyo yung inyong passport. Hindi ko lang sigurado kung pwede yung passport copy. Pero para sigurado, dalhin nyo na lang yung original passport ninyo. Ang importante, registered voter kayo dito. At pwede kayong bumoto kahit wala kayong Emirates ID as long as meron kayong passport na ipapakita. Ito lang din ang hinahanap nila para makaboto ka. Pero ang talagang bawal doon sa loob ay yung pagsuot ng damit or t-shirt or whatever na may pangalan o mukha ng mga kandidato. Bawal na bawal yun doon. Kasi kanina, may mga dalawa o tatlo yata na OFWs na nakasuot ng mga t-shirts na kung saan may mukha yung mga kandidato nila dun sa mga suot nilang damit. Ngayon, pinatanggal sa kanila yung damit nila. Mabuti na lang din, meron silang mga baon na extra shirts dahil kung hindi, hindi sila papayagan na pumasok dun sa voting precincts. Pero pwede kayong magsuot ng anumang kulay, basta plain lang siya. Pwedeng plain na pula, plain na pink, pwedeng plain na blue or whatever color of your preference or any political color na gusto nyong ma-identify kayo. Basta plain lang, walang mukha ng kandidato, walang pangalan. Yun, inaalaw nila. Pwede kayong bumoto kung ganun yung suot ninyo. Ngayon, maigi na rin na sundin natin ito para hindi tayo maantala sa pagboboto natin. Kasi para din sa akin, hindi naman na siguro tama din na hanggang doon mismo sa kung saan tayo boboto ay mangangampanya pa tayo. Hayaan na natin kung sino-sino yung mga nandoon na mga registered voters na boboto, kung sino-sino yung mga choices nila. Kasi parang hindi na rin tama na hanggang doon mismo sa loob ng voting center ay pinagsisigawan pa rin natin kung sino-sino yung mga iboboto natin. Kasi kung tutuusin, parang wala na rin itong maitutulong para makapagkumbinsi pa tayo ng mga tao na nandoon na sa loob para palitan pa kung sino yung bobotohin nila. Yung mga taong pupunta doon na mga registered voters, sigurado meron na sila sa mga isip nila kung sino-sino yung mga bobotohin nila. Kaya hayaan na natin sila doon. Kasi katulad kanina nung nandoon ako, syempre meron ka makakausap, yung mga katabi mo. Magkakaiba-iba kayo ng mga choices kung sino-sinong bobotohin ninyo. Pero hindi ito umabot sa mga sigawan or i-discuss kung bakit ganito si ganyan ang bobotohin. Wala lang, kumbaga parang nagkaalaman ng sino yung mga bobotohin nila, pero hanggang doon na lang yun. Isa pa, mas maigi na rin na hindi natin ito gawin para kahit papano makaiwas tayo sa gulo. Kasi kung minsan, hindi talaga natin masasabi, meron talagang napipikon. O may mga taong ayaw na hanggang doon ay nangangampanya ka kasi nasa maling lugar ka. Voting center kasi yun, hindi yung lugar na kung saan dinadaos ang kampanya. At syempre pa, para rin sa atin, para hindi tayo maabala o maantala at makapagboto tayo ng mabilis at maayos. May mga lumabas din na balita na meron daw mga nakitang mga pre-shaded ballots dito sa Dubai. Pero ito ay madiing pinabulaanan
ng COMELEC at ng Philippine Consulate. Kasi parang imposible rin na nangyari ito, na gagawin ito harap-harapan, samantalang alam naman nating lahat na bawal ito. At kung halimbawa mang totoo ito at ang natanggap mo o ang binigay sa iyo na ballot form ay appreciated na, pwede mo naman itong hindi tanggapin at ireklamo. Kaya sa tingin ko, hindi totoo yung balibalita na kahapon daw ay may mga appreciated ballots dito sa Dubai. Kanina, wala namang ganun. Kasi ako personally, natanggap ko yung ballot ko ng malinis. Maayos din mag-explain yung mga assistant doon kung paano ka boboto at kung paano mo fi-fill upan yung balotang hawak mo. And then after that, maayos din yung machine kung saan mo ipapasok yung balota mo. Kasi ipapasok mo yung balota mo dun sa machine, tapos may lalabas na parang resibo. Ngayon yung resibo, kailangan nating i-check para makita natin kung tama yung mga pangalang binoto natin na nandoon mismo sa resibo. At pag tama yung mga pangalan na nandoon sa resibo, that's the time na ihuhulog mo siya sa ballot box. Hindi na rin silang naglalagay ng indelible ink sa daliri pagkatapos mong bumoto. After that, pag naihulog mo na yung balota mo, pwede ka nang lumabas. So pagkalabas ko kanina, tahimik naman at maayos pa rin. Wala rin ako napansin ni isa na gumagawa ng exit polls interview. Sa ibang bansa kasi kahapon, katulad sa Hong Kong, may lumabas na balita tungkol dito sa sinasabing exit polls. Ang exit polls kasi, ito yung mga ginagawa ng mga tao na nag-i-interview sila ng mga taong tapos ng bumoto at inaalam nila kung sino-sino yung mga binoto nila. Although actually, hindi naman talaga natin dapat pinapaniwalaan itong mga results ng exit polls dahil hindi naman talaga ito reliable. Not unless siguro kung ang gumawa ng exit polls na ito ay isang kilala at reputable survey firm. Alam naman natin sa social media kasi, madali lang gumawa ng mga forms or survey forms para magmukha itong official survey forms. At palalabasing legit ang mga ito. Itong exit polls na ito, hindi rin ito ang totoong resulta ng botohan. Dahil ang totoong resulta ng botohan ay yung totoong bilang na gaganapin pa sa May 9 pagkatapos magsara lahat ng mga voting centers. Parang survey lang din kasi itong exit polls na ito. Hindi ito accurate. Kadalasan, ginagawa ito para magkaroon ng trend o uso at para na rin siguro makapag-impluensya ng desisyon ng ibang mga tao. Ang talagang papaniwalaan natin ay yung totoong bilangan na magaganap sa May 9. Although hindi naman talaga bawal ang gumawa ng mga exit polls, pero hindi ito ibig sabihin na itong exit polls na ito ang makapagpapahina o makapagbibigay na resulta ng botohan. Dahil ang totoong resulta ng botohan ay yung sinasabi ko nga na bilangan na magaganap sa May 9 pagkatapos magsara lahat ng mga voting centers. Kaya huwag na natin gawing komplikado yung pagboboto natin. All we have to do is pupunta tayo ngayon sa Philippine Consulate, dalhin ang inyong Emirates ID, or kung wala kayo nun ay yung inyong passport. Pagdating sa Philippine Consulate, pumila, mag-antay, at pag nasa loob na kayo ng voting precinct, bumoto ng ayon sa mga choices ninyo. Be sure na i-shade ninyo ng maayos yung mga pangalan ng bobotohin ninyo. At huwag na huwag ninyong kalimutan i-check yung listahan ng mga binoto ninyo dun sa resibo ng machine bago nyo ito ihulog sa ballot box. At pagkatapos nito, lumabas na tayo at tapos na. Nakaboto na tayo. May nakakatuwang nangyari din sa akin kanina nung nandun ako sa Philippine Consulate. Habang nag-aantay kasi ako, may mga kapwa OFWs ako, mga apat yata yun sila, na tinanong ako kung ako ba daw ay isang vlogger. Nung sinabi ko na oo, sinabi nila na pinapanood daw nila ako. Sobrang saya ko nung marinig ko yun. Pero syempre may halong hiya rin. Nakakataba rin ang puso na kahit nakamask ako kanina, ay nakilala pa rin nila ako. And most importantly, tuwang-tuwa ako dahil mga kapwa OFWs ko ay mga subscribers ko rin pala. Muntik ko pang makalimutan na magpa-picture na kasama sila. Buti na alala ko at bumalik ako sa loob at nagpakuha ako ng picture na kasama sila. Again, maraming salamat sa inyo mga kapwa ko OFWs. And that's it for now again mga kaibigan. Ganun lang kadali ang bumoto dito sa Dubai. Ngayon kung ikaw ay isang registered voter, go out and vote. Hindi lang dahil obligasyon natin sa bayan
itong pagboboto natin. Kung hindi, your vote can spell the difference. Gawin natin ito for a better Philippines. Once again, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo lagi and God bless.